Magandang araw mga palangga. Welcome to Mamay's Garden. Ako po si Mamay Flor, isang plant enthusiast. Ang channel na ito ay tungkol sa pagpaparami, pag-aalaga at iba pang usapin na may kinalaman sa halaman. Sa araw na ito, ating pag-usapan ang four kinds of philodendron cardinal. Alam niyo mga palangga, marami po akong na-receive na messages doon sa ating comment section at doon din sa aking FB na nagtatanong dahil sila ay nalilito sa mga cardinal. According to them, sila daw ay bumili ng cardinal, green cardinal, at iyon ba ay totoong cardinal at iyon ba ay isang Orlando? Kasi magkahawid halos ang ating mga cardinal sa ibang mga cardinal mga palangga. Sa umaga ding ito, ating ding pag-usapan na ang bawat isa ay may kanya-kanyang mga characteristics. Meron din silang kanya-kanyang mga kulay. Taglay nila ang iba't kanya-kanyang mga beauty mga palangga. Ngunit bago sa lahat, pindutin muna ang notification bell at mag-subscribe sa Mamay's Garden upang maging updated kayo sa lahat ng usapin sa ating channel. Uunahin natin mga palangga dahil apat ang ating philodendron cardinal. Uunahin natin itong green cardinal. Alam niyo mga palangga, ang ating green cardinal, ito ay magkahawid sa ating Orlando. Ngunit, nagkakaiba ang dalawa dahil ito siya ay self-heading philodendron. Kung makikita natin, ang kanilang mga roots, ang kanilang mga air roots mga palangga, ay gumagapang paganyan. Ang Orlando, iba, umaakyat. Maraming nalilito kahit kung titingnan natin ang kanilang mga dahon, pahaba din yon. Ito'y pahaba din ganyan. At pure green ang ating green cardinal mga palangga. Siya'y lumalaki na hindi pataas, paganyan. Paganyan ang kanyang paglaki. So, dito nagkaiba ang ating green cardinal. At alam niyo mga palangga, walang ibang kulay sa ating green cardinal. Including yung kanyang mga stalk ay green pa rin. Ito siya. So, maraming nalilito, sila daw bumibili. Nalilito na sila kung yun ba talaga ay totoo. So take note mga palangga, kapag bumibili kayo, dito natin tingnan sa puno. Na yung ganitong klase na yung Orlando, umaakyat siya. Ito yung climbing philodendron yun, ito hindi. Makikita niyo sa mga air roots na hindi siya pataas, gumagapang pa ganyan ang kanyang mga air roots mga palangga. So yun ang palatandaan na yun siya ay green cardinal. I hope hindi na sila malilito. May marami akong tanong na natanggap doon. Ang pangalawa mga palangga ay tinatawag nating choco cardinal. Ito yung ating choco. Choco cardinal ko, bago ko lang ito nabili. Ito ay mga 2 weeks. Nung una, wala pa itong dahon na to. Ngayon, maging apat na sila. Kung napapansin din natin, ang choco cardinal, yung bagong symbol na dahon niya, may orange siya na kulay, mga palangga. Para siyang chocolate orange ang kanyang kulay. Tapos, mag-turn into green chocolate and then green na siya, mga palangga. Doon naman sa kanyang mga stalk, naiiba din mga palangga. Tingnan ba natin? Meron ding nagbiblend din ang kanyang mga kulay. Pag mag-matured ang kanyang dahon at saka pa mag-green ang kanyang stalk, including ang kanyang mga leaves. Ngunit ang choco cardinal, ito din ay malapad. Lumalaki ang kanyang mga dahon. Hindi din ito gumagapang, they are self-heading philodendron.
Ako'y nananaliksik sa tanim na ito. Wala pa mga palangga. Hindi pa gaano marami ng usapin na tungkol dito sa Choco Cardinal. Kaya nahirapan din ako. Ito pala ay sila din palang apat, to tell you, sila ay mga rare. Nabibilang sila sa mga rare na mga tanim, mga palangga. Kaya may kamahalan sila sa ngayon. Dahil mataas ang kanilang mga demand, kulang naman ang supply sa mga cardinal. So isa na itong mga choco, buti na lang na nakita ko ito sa aking paglalakad, naghanap ng mga tanim, nakikita ko ito at binibenta sa akin barato lang mga palangga. Dahil yun ay hindi yun siya garden na nagbenta talaga. Gusto lang niyang magkaroon din ng pera, siguro gipit din siya kaya binenta niya ito. Kaya yan, maroon na tayo ngayong Choco Cardinal and later, lalaki pa yan ang kanyang mga dahon at kagaya din nito mga palangga na lumalaki na hindi umaakyat. So napakaganda ang lahat ng mga uri ng mga cardinal. Ang pangatlong kinds or the three kinds of our philodendron cardinal ay ang red cardinal mga palangga. Red cardinal ay napakaganda. Sa ngayon, itong bagong sibol na dahon niya ay super red yung kanyang bagong sibol na dahon. Ito'y magte-turn habang ito'y nagmamatured. Mag-iiba, maging burgundy na ang kanyang mga kulay, mga palangga kapag siya ay magmamatured. Tapos, ang pangatlong paglipat niya ng kulay ay magiging chocolate, light chocolate ang kanyang kulay. And then, pag mag-matured na, it will turn into green. So meaning to say, ang ating red cardinal ay may tatlong kulay habang siya ay nagmamatured mga palangga. Kaya yan, including the stalk, makikita din natin na mula sa red, ito din ay magte-turn into chocolate. Ayan siya. Ayan. Chocolate lavender. Pagkatapos, hindi na siya mag-turn into green kapag magmamatured, manatili siya ang ganong kulay mga palangga. At napapansin din natin na itong ating red cardinal, ang kanyang mga air roots mga palangga, tingnan ba natin? At saka natin malaman na sila ay ready nang ipropagate kapag ang kanilang mga air roots ay lumalabas na dito. Ito, ganito. Ready na ito para itapkat. Ayan, lumalabas ang kanyang mga air roots. Meron siyang 1, 2, 3, 4 mga palangga. Nagpapahiwati na ready na naman siyang e-propagate. Upang manatili siyang maganda, paglipat natin mga palangga, siguraduhin natin na ilipat natin sila medyo sa baba. Na matira lang ang mga 3 o 4 na dahon sa baba. Yan ay tanggalin natin. Hindi siya masisira, patuloy na maganda ang ating red cardinal kapag tama lang ang kanyang potting mix na inlagay natin at tama din ang araw na kanyang na-receive at pag-water. Walang ma-change sa kanya mga palangga. At isa pa, itong ating red cardinal ay oval shape ang kanyang dahon. Tingnan natin yun siya. Oval. Ito'y lalaki pa. Ito'y lalaki pa kung lalo natin siyang ilagay sa malaking pots. Dahil ganito lang kalaki din ang kanyang pots, nakadepende din ang size ng mga dahon, mga palangga, doon sa kanilang pots. Kung ang pots na ating nilalagyan sa kanila ay maliit, then maliit din ang mga dahon. Kapag malaki din ang ating pots, lalaki din ang kanilang mga dahon. So yan siya, very glossy, at meron siyang oval shape na mga dahon, mga palangga. Yan ang ating red cardinal. Ito ang ating pang-apat sa 4 kinds of philodendron cardinal ay ang ating black cardinal.
ang Black Cardinal mga langga ay galing pala sa Brazil. Ito'y na-discovery marami ng taon. Kaya sa ngayon, marami na sana ang mga cardinal. Ngunit, marami pa rin demand, mahina ang supply nito mga palangga. Like kapag i-propagate din natin, pa-isa-isa lang ang uusbong na mga anak. Hindi kagaya ng ibang philodendron, pag i-top cut natin, 4-5 lalabas, ito iba siya. Pa-isa-isa. Kaya matagal siyang dumami mga palangga. At alam ba nyo mga palangga, ito'y napakagandang tanim. Ang kanyang shape ng kanyang mga dahon ay oval at napaka-shiny. Ayan siya. Kapag bagong sibol ang kanyang dahon, ito ay dark chocolate ang kanyang mga dahon. Habang siya ay nagmamature, magte-turn into burgundy ang kanyang kulay ng dahon mga palangga. Burgundy, ayan na siya. Tapos mag-bronze siya mga palangga habang nagmamature. From bronze, magte-turn siya into green, pero not dark green, bronze green din. Nandyan pa rin ang kanyang mga bronze. Alam nyo mga palangga, ito din pala ang ating cardinal, ay mawawala din ang kanyang kulay. Pag ang ating cardinal ay kulang na sa vitamins ng phosphorus at saka calcium, magiging light ang kanyang kulay, lighter na. Hindi na siya kagaya nito na very dark ang kanyang mga kulay. Kapag makita natin ang ating cardinal na ganun na ang kulay, meaning to say, nangangailangan na siya nating lagyan ng fertilizer. Pangalawa din mga palangga, ang dahilan din na hindi na ganito ang kanyang mga kulay, naninilaw na siya dahil din sa sobra ng init na kanyang na-receive. Ang cardinal ay gusto rin sa mainit na lugar, ngunit indirect sunlight ang kanyang ma-receive. Dahil kung matamaan din siya ng araw, ang ating ding cardinal ay napakaganda ang kanyang kulay. Lalabas ang totoong kulay niya. Another din mga palangga, yung ating potting mix. Kapag ang ating potting mix ay hindi din siya madidrain agad ang tubig, manilaw-nilaw din ang kanilang mga dahon. Meaning, doon sa baba, sa kanyang mga roots, nakastack na doon ang tubig at nagsisimula lang nasisira ang ating cardinal. Pag yun ang nakikita natin sa ating mga cardinal, mga palangga, nagpapahiwatig na siya na change agad ang kanyang lupa. Nadaling madrain. Paano ba natin yun siya? Madaling madrain. Ating din siyang pag-usapan sa susunod na video dahil ang ating cardinal ay ready na rin na ating i-top cut dahil ito na nga ang kanyang mga air roots lumalabas na. Kapag ganito na rin ang kanyang mga air roots na lumalabas, nagpapahiwatig din na siya din ay ready ng i-top cut. Ito, mahaba na masyado. So, doon din natin pag-usapan paano ba o ano ba talaga ang mga potting mix na dapat ilagay sa ating mga cardinal upang lalabas ang tunay na kulay mga palangga. At ang sunod din na nating tatalakayin ngayon, paano ba? May similarity ba ang apat na ito? Yan mga palangga ang ating pag-usapan. Kung napansin natin, from number 1, number 2, number 3, number 4 na kinds of cardinal, meron silang similarity. Number 1, ang kanilang mga lines. Itong mga lines dito mga palangga. Diyan nagkahawid ang ating mga cardinal. Ang bawat isa sa kanila, meron silang mga lines dito. Ayan. So yan mga palangga. Ito din. Klaro ang mga lines. Kahit yung bagong sibol, klarong-klaro yung mga lines niya mga palangga. At ito naman. Ayan siya. So yan. At doon naman sa kanyang likuran, makikita din natin ito, ang mga lines na sa likod niya. Ayan mga palangga. Ito naman, ayan siya. Tapos, ito din. Ayan ang mga lines niya. Tapos ito naman, ayan siya mga palangga. So, dyan magkapareho ang apat na cardinal. Ang pangalawang magkapareho sila mga palangga ay sila ay self-heading philodendron. Hindi ito akyat, hindi ito gumagapang. Sila ay patuloy na lumalaki na mga ganyan.
Alam niyo mga palangga, meron pa akong dream na sana'y magkaroon din ako someday. Kulang pa ito na isang uri, yung tinatawag nilang barricaded cardinal. Nang tinanong ko sa online, mahal pa masyado mga palangga. Sabi ko, kailan kaya magbaba ang presyong ito para mabili din natin? Yun, siguro sa iba sa inyo ay meron ng ganun. Yung mga barricaded na cardinal, napakaganda niya. Kung napapansin natin, kahit yun ay ganyan din ang kanilang mga characteristics sa mga cardinal. Kaya siya napakagandang i-collect dahil na nga sa kanilang kagandahan na beauty. Na ang iba sa kanila may apat, tatlong kulay na magbe-blend habang bata hanggang tumatanda yung kanyang mga dahon ay napaiba-iba ang kanyang mga kulay. Ganyan kaganda ang ating mga cardinal. At alam ba niyo mga palangga? Pricey ang mga ito. Kung magtiyaga lang tayo nitong i-top cut, pangalagaang mabuti, ito'y napakamahal. Pwede din natin itong mapagkitaan. So yung ating mga plantitos at plantitas, pwede din natin itong pagkitaan at gamitin natin sa ibang ibenta at bili na naman ng tanim. Ganon din ang ginagawa ko mga palangga. Sa ngayon, yung dream na cardinal na aking ninanais na magkaroon, ibenta ko na naman ang mga anak ng ibang mga philodendron upang mabili ko siya dahil may kamahalan siya mga palangga. So sa inyo pong lahat, sana po'y meron kayong natutunan sa ating usapin sa araw na ito. Na kung kayo ay magbili ng mga tanim, sana ito'y magiging gabay sa bawat isa sa inyo na hindi na tayo malilito. Kung ano ba ang green cardinal? Ano ang kaibahan sa Orlando? Nasasagot na natin yun mga palangga. Ang mga tanong doon sa aking FB account na maraming mga nagtatanong doon na nalilito sila. So ito'y, sana ito ang naging kasagutan ng inyong mga katanungan. Sa inyo pong lahat, marami pong salamat at huwag pong kalimutang pindutin ang notification bell at mag-subscribe sa Mama's Garden upang maging updated kayo sa lahat ng usapin sa ating channel. Sa inyo pong lahat, marami pong salamat at bye-bye!